there guys and welcome back to my channel. First of all, I would like to apologize kasi kailangan kong i-squeeze tong video na to in between my vlogmas. Pero I just think that this is very timely. I know my opinions are uncalled for pero just can't help but make this simple reaction video. So I made this vlog in response to the viral video na alam natin ngayon, the My Father Is A Policeman video. And I'll be sharing my comments tungkol dun sa police at dun sa anak niya. So, umpisa na napanood ko yung video. Hindi ko alam bakit sobrang affected ako dun sa mga biktima. Eh, hindi ko naman sila kakilala. But seeing what happened, na wala naman silang ginawang masama, but they had to suffer dahil sa isang aroganteng police. And for sure, lahat tayo, we want the police to suffer ng same pain na dinadanas ngayon ng pamilya ng biktima. And second thing, I heard for the fact na ang isang 13-year-old kid would witness such brutality. Parang wala lang sa kanya, sobrang parang sanay na siya sa mga ganong mararahas na sitwasyon. And in addition to that, akala niya tama yung nangyayari at tama yung ginagawa ng ama niya. So papanoorin ko yung video tapos mag-react ako dun sa mga makikita ko dun sa video. Paalala lang, some of the scenes are very harsh at unpleasant for your eyes. So skip nyo na lang yung mga part na hindi nyo gusto. So sa scene na to, kita naman natin na mainit na yung eksena. Ito kasing si Anton, alam naman natin according to the witness na medyo nakainom nga sila ng mga pinsan niya. So itong si Nuesca, yung police, ang role niya sana dito kung gusto niya talagang arestuhin si Anton, hindi yung marahas na pang-aaresto. Oo, may karapatan siya na arestuhin si Anton but not in a harsh way kasi wala namang panlaban na armas itong si Anton eh, diba? At kung ano pa man ang kasalanan ni Anton, kung nag-violate man siya ng law, hindi pa rin nabibigyan ng karapatan yung pulis na paslangin siya sa ganong paraan. But we all know na hindi lang naman yung offense na ginawa ni Anton ang talagang punot dulo nito dahil meron na silang matinding pinag-aawayan bago pa man yun. So sa sitwasyon na to, hindi lang yung pagiging pulis ang pinapairal niya. Pero yung personal na problema ng pamilya niya at ng pamilya ni Anton ay hinayaan niyang mag-get in the way ng pag-aresto niya kay Anton. So, sa nakikita ko, hindi lang ito yung offense na nagawa ni Anton, but more ng paghiganti niya sa pamilya ni Anton. At nakita niya yon na opportunity para mag-revenge ba doon sa pamilya ni Anton. Dapat bilang isang pulis, hindi mo dinadala yung mga personal na affairs mo sa trabaho mo. Dapat panatilihin mo yung kalmang sitwasyon, yung peace, tsaka yung hustisya na dapat deserve naman ng pamilya. So, sabi ng pulis, napakayayabang nyo. So, sinabi niya na napakayayabang nung pamilya ng biktima. Not realizing na sa eksenang to, siya yung mayabang. Tsaka nakakatawa lang isipin na yung nagmumula sa bibig niya, actually, ay siya yung gumagawa. Sinabi na nga niya na, hindi nyo kami tinuring na kapitbahay. So, bilang isang kapitbahay, pumunta siya doon sa pamamahay ni Anton na isang kapitbahay. Hindi niya naisip na wala siyang karapatan na magawa ng iskandalo doon sa vicinity ng tinitirhan ng pamilya ni Anton dahil wala naman siyang pahintulot ng pamilya ni Anton na pumasok sa pamamahay nila. So doon pa lang, nakakomit na siya ng isang kasalanan. So tuloy natin. Yeah.
nagtaas ng boses, 'di ba? Parang sobrang yabang niya dito sa part na 'to. Tapos kita mo pa yung anak niya. Vini-video niya yung whole scene. Like, what for? Parang ikaw pa yung may karapatan mag-video. Kita mo na nga kung gaano karahas yung tatay mo. Gusto mong makita ng buong mundo kung ano yung mga maling ginagawa ng tatay mo. Nakakatawa lang. Tara! Tara! Walisan mo yung nakasag doon. Sige na, walisan mo, walisan mo. Kung narinig niyo yung sinabi ng pulis, magpulis ka para magkabaril ka. Magpulis ka para magkabaril ka. First of all, matapang ka lang dahil may baril ka. Second, hindi porket may baril ka, dapat ka ng katakutan. Oo, natatakot yung mga tao sa paligid mo sa'yo, hindi dahil mataas yung position mo o dahil may respeto sila sa'yo. Natatakot sila sa'yo dahil may baril kang hawak at sa kahit anong oras, pwede kang kumitil ng buhay. Nakakalungkot lang isipin na may mga ganitong klase ng pulis na inaabuso yung mga karapatan at mga oportunidad na binigay sa kanila bilang isang pulis. Ang oportunidad para makahawak ng isang barel, hindi actually isang oportunidad. Ito ay isang responsibility. Kasi kapag meron kang karapatang humawak ng barel, dapat alam mo kung kailan at kung saan ang tamang lugar na hawakan at gamitin ito. Hindi ito dapat ginagamit na panakot sa ibang tao. Ang barel dapat ang laging last resort kapag lahat ng bagay ay hindi na kayang i-control yung sitwasyon. Oo, siguro may offense na nagawa itong si Anton dahil gumagamit siya ng boga. At alam ko kasi pinagbabawal na yun sa Pilipinas, pero hindi niya dapat nilagay sa mga kamay niya ang batas. Oo, pulis siya, pero natatapos lang sa pag-aaresto ng isang tao ang kanyang responsibilidad at karapatan. Kapag naaresto niya ang isang tao, dapat hayaan na niya ang batas na magdikta kung ano ang dapat na mangyari dito kay Anton. Dito sa part na to, dito na naubos yung pasensya ko. Nung tinulak ng bata yung matanda, tapos sumisigaw siya ng let go of him. Unang-una nene sa lahat, bakit kailangan mong makisawsaw sa eksena na dapat naman ay wala ka? Pangalawa, para sabihin mo si nanay na to let go of him, pulis ka ba? Anong papel mo doon sa sitwasyon? At pangatlo, naturuan ka na magsalita ng isang lingwahe ng mga banyaga, pero nakalimutan yata ng mga magulang mo na ituro sa'yo ang tamang asal at respeto. Bakit kailangan mong sigawan ng matanda at bakit kailangan mong itulak? Hindi siya kalaro mo lang na pwede mong ibully. 13 years old ka at ilang taon yung matanda. Respeto ang dapat ipakita mo sa mga nakakatanda sa'yo. Kung hindi mo kayang ibigay yung respeto bilang nakakatanda sila sa'yo, ibigay mo na lang yung respeto bilang tao. Kumain, dun kayo. Lawak ni Papa mo, tapos kanyang ka? Shut! Let go! Shut! Let go mo! Hindi kami, nandito kami sa bahay namin. Ma! Okay? My father is a police man! My father is a police man. Ito yung mga salitang binitawa nung bata. At gigil na gigil pa siya nung sinabi niya kailangan niyang isigaw talaga na ang tatay niya ay isang pulis. Another lesson for you, Ineng. Ang respeto ay in-earn. Hindi ko mo mataas yung position mo sa trabaho o maganda yung trabaho mo. Dapat ka nang irespeto. Respect is for those who deserve it and not for those who demand it. Pwede kang maging isang pulubi at pwede ka parang irespeto ng ibang tao. Dahil kapag nire-respeto mong ibang tao, irerespeto ka rin nila in return. And I'm not one to judge kung paano ka pinalaki ng mga magulang mo. Dahil isa rin akong magulang at meron din akong anak. At ang mga magulang ay may iba't ibang paraan ng pagdidisiplina sa kanilang mga anak. But in this case, makikita natin yung bata, sanay na siya sa mga mararahas na sitwasyon katulad nito.
Sanay siya sa mga violenteng pamamaraan ng pagdidisiplina. 13 years old ka pa lang para makisaw-saw sa ganong sitwasyon. Pero yung mga magulang mo na nasa harap mo, yung tatay mo na isang pulis, yung nanay mo, wala silang ginawa para pigilan ka at sabihin sa'yo na huwag kang makialam. Hindi nila na-explain sa'yo na ang mga problema ng mga matatanda ay hindi dapat pinakikialaman ng mga bata. Dapat labas ang mga bata doon. Hinayaan ka lang nila na gawin yung gusto mo. May kasabihan tayo, monkey see, monkey do. So, siguro itong bata na to, normal lang na na-encounter niya yung mga ganitong reaction ng mga magulang niya. So, ginagaya niya yun, thinking na tama. Tama yung reaction niya. Let me just tell you, discipline and respect starts at home. Kung disrespectful ang anak mo, it doesn't just show how brat she is, but it also shows how messed up you are as a parent kasi hindi mo na disiplina at home yung anak mo. I don't care! Hindi ko na kayang panoorin ulit yung mga susunod na scenario kasi yun na yung pinaka worst na part nung video. Parang mga ibon lang na binaril nung pulis yung dalawang taong nasa harapan niya. Life is a gift from God and only God has the right to take it away from us. Maraming mas better na paraan to deal with this situation. Nalaman ko din na after niyang berilin yung dalawang biktima, kinuha niya lang yung anak niya tapos casual lang sila na naglakad palayo dun sa bahay. Nakakapanlamig ng kamay. Nakakagalit, nakakalungkot, parang nakaka... basta mixed emotions. Kasi paano mo nagawang pumatay ng tao? Tapos parang wala lang nangyari. Tapos yung anak mo, ganun din yung reaction tulad ng sayo. I hope that the family would get the justice that they deserve. And I hope na ikaw na pulis, tanggalin sayo yung oportunidad na ibigay bilang isang pulis. I don't wanna wish the worst for your family or for your kid. And let's not wish for that because that is very rude. Pero ang gusto ko lang, sana matutunan nyo yung lessons dito sa pangyayaring ito. Na hindi lahat ng bagay ay kaya nyong kontrolin. At wala kayong karapatan na kumitil ng isang buhay. At sana wag din mag-reflect sa lahat ng kapulisan ng pangyayaring ito. Dahil marami naman dyang mga pulis na may mabuting kalooban. Marami lang talagang ibang mararahas na tao na nagiging sanhi para madungisan ang pangalan ng mga pulis. May awa ang Diyos at mabibigyan ng hustisya ang pamilya ni Anton. Sana ay wag na itong maulit pa. Maging instrumento din sana ito para mabuksan ang isipan ng mga kapulisan na huwag ubusuhin ang kanilang mga kapangyarihan at huwag laging daanin sa dahas ang pagdidisiplina sa ating mamamayan. Thank you po sa lahat ng nanood ng video na ito. Please subscribe to my channel. Bye!